Ito na yung aming kulo-kulo, di ba? Ang sarap. Masarap to sa malamig na panahon. Tapos manghang pa yan. Go girl! Kaya mo yan girl! Nasaan? Nasa loob? Jennifer! Lalabas na naman kami, may kadate kami. Pulang-pula yung love. Uy, ang tagal nyo. Oh, oh, klaro. Kanina ka pa namin inihintay. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiere a mí? No podría, porque estuvieras conmigo. Lo que haría por no sentir. Hola mga sis, today's vlog kasama ko pala si Ate Lore at saka si Jennifer. Nagki-crave kasi si Jennifer ng hot pot kaya niyaya niya kaming lumabas. Sabado nga pala ngayon kaya normal hindi natin kasama si Sam. May work kasi siya pag weekend, day off niya kasi Wednesday and Thursday. Andito pala kami sa sentro ng Madrid dito sa Sol. Kung napapansin nyo, maraming tao kasi dito talaga yung pinaka-city. Andito na ata lahat, mga bilihan, mga manduroko at kung ano-ano pa. So ayun na nga, nawawala na nga kami. Hindi lang 20 beses ata kami nakakapunta dito, pero nawawala pa rin kami. Balik tayo ulit. Si Ate Lori kasi. Oh, ilang beses ka na nakapunta doon? Ay, 3 beses pa lang. O, ba't nawawala ka pa rin? Ay, mali, kayo nga 20. 20 times, nawawala pa rin. Ano lang yun, tsamba lang. Hindi ko alam kung 20 times talaga. Uy, wait lang. Ang init, promise. Ang bilis na lang nilang maglakad kasi bumalik tayo. Kasi sa Santo Domingo yung alam ko kasi. Okay, nasawa na. Ah. ¿Estás casada de hombre? Sí. Ah, malapit. Ang laki ng bird doon mga sis. Tignan nyo, nagsaseo-seo. Singap-ngap ata yan eh. Ang laki na ningap. Ang laki na, nainingap-ngap yan. Nagulat ako kayo sa akin, sa sabi niya sa akin. Tayan na singap-ngap ah, sabi Ay nako, ang tagal-tagal na namin dito sa Madrid mga sis, nawawala pa kami. Nakalimutan na namin kung saan na banda yung madalas namin kainan ng hotpot. Tignan nyo naman mga sis kung gaano karaming tao dito. Madami kasing mga turista din dito kasi nga sentro nga. At nasabi ko na nga kanina, madami ding mandurukot dito kaya ingat-ingat lang sa mga mamamasyal dito. Nadukutan na kasi si Jennifer dito ng buong wallet. Buti na lang walang lamang pera yun. Yun nga lang, andun yung passport niya, yung humid ID niya at saka yung... Ano nga ba yun? Munti ko nang makalimutan, ATM niya. Buti na lang dito sa Madrid madaling ipablock ang mga ATM pag nawawala. Isang tawag mo lang sa customer service para i-block yung ATM mo. Agad-agad na mabablock yun, hindi nila magagamit. Dito pa naman sa Madrid madaling gamitin ng ibang tao ang ATM mo. Kasi itatap mo lang siya yun na nakabayad ka na. Hanggat wala kasi sa 20 euro yung nabili mo, hindi siya nanghihingi ng password. Tap ka lang ng tap, instant bayad ka na. Kaya kung bago ka pa lang dito sa Madrid, pag nawala ang ATM mo, kaya naman dinuko, tawag ka kaagad sa customer service para mapablock agad yung ATM mo. At sa wakas nandito na nga kami sa kakainan namin, Nanan nga pala ang pangalan ng restaurant. Hindi ko lang sure kung Taiwanese or Chinese ang may-ari nito. So, sa wakas nandito na kami sa Nanan. Nauna pala si Jennifer at saka si Ate Loring kumuha ng mga gusto nilang pagkain. I mean, yung mga gusto nilang ingredients na ilalagay sa kanilang sabaw. Ay, hindi ko alam, ingredients nga ba o sahog? Basta yun na yun. Ganito kasi yung pag-order dito. Kukuha ka ng tray tapos ikaw na yung mamimili ng gusto mong isahog sa sabaw mo. Marami kang pwedeng pagpilian. May mga noodles,
noodles na iba't ibang klase, may manipis, may mataba, may mga gulay din, may espinaka, lettuce, repolyo at iba pa. May mga meat din, may beef at saka chicken. Mayroon ding hipon, mayroon ding squid ball. Basta madami-dami din, hindi ko na lang mababanggit lahat kasi hindi ko alam kung anong mga tawag. Kung nakikita nyo yung mga tray dyan, ganyan karami ang pwede mong pagpilian. Pero yung sabaw nila, iisa lang, wala kang ibang pwedeng pagpilian. Papipiliin ka lang kung hindi maanghang, medyo maanghang, or sobrang anghang. Naalala ko nung last punta namin dito, sinubukan ko yung sobrang anghang. Nakain ko naman siya, pero sobrang umuusok na yung labi ko. Kaya hindi ko na uulitin yung ganong in-order ko. Siguro ang pipiliin ko sa ngayon yung medyo maanghang lang. After mo makapamili ng mga gusto mong sahog sa sabaw mo, magbabayad naman dito sa counter ngayon, ikikilo nila yan kung magkano yan. Tapos pagkatapos mo magbayad, bibigyan ka na nila ng number. And then sila na yung maghahatid ng pagkain sa table. Sura ng taong gutom. Ayan yung taong gutom. This is it! Ito na po yung mga orders namin. Tignan nyo naman mga sisi ko, diba? Ang sarap niya. Tapos maanghang pa yan. Masarap talaga yung pagkagawa nila ng sabaw dito. Kaya namin binabalik-balikan. Feeling namin nasa Taiwan kami. Kaya kaming mga galing Taiwan, madalas talagang nagpupunta dito. Nakakamiss din talaga kasi yung mga pagkain sa Taiwan. Ito na yung sa akin. Uy, kumukulo-kulo. Gusto-gusto ko tong espinaka. Beer nga pala yung binili naming inumin. Ewan ko ba dyan kay Ate Lori, nakakapanibago siyang nag-request niyan. Eh hindi naman umiinom niyan, napakabilis pang malasing. Sabi niya kasi, celebration namin sa huling pagkadalaga ni Jennifer. Kakasal na nga pala si Jennifer. Huwag kayong mag-alala kasi invited din kayo. Kasi syempre, ibablog ko yun. Sobrang importante kaya yung event na yun, kaya dapat manood kayo ha. Kain nga pala tayo mga sis, kanina pa kami humihigop ng sabaw pero hindi ko pa kayo nayaya. Sa totoo lang, gutom na talaga si Jennifer ng mga oras na yan kasi hindi daw siya nag-lunch. Kaya kanina halos hindi na maipinta ang mukha. Ang sarap talagang kumain, no? Kaya ang hirap pumayat. Yung itinaba ko nung umuwi ako ng Pilipinas, hanggang ngayon mataba pa rin. Hindi ko na talaga maibalik yung dati kong katawan na extra smooth. Akala nyo lang payat ako, pero tignan nyo ang tiyan ko, butiti. Kain pa more. Pagkatapos nga namin kumain, dumaan naman kami dito sa milk tea. Ito kasi palagi yung request ni Sak pag pumupunta ako dito sa Seoul, pasalubungan ko daw ng milk tea. Alam nyo ba na isa rin ito sa mga na-miss namin sa Taiwan? Doon sa Taiwan, kaliwat kanan ang nagtitinda ng milk tea. Doon din ako unang nakatikim ng milk tea. Ito na nga, tapos na akong umorder. 550 euro nga pala ang isa. Next naman, pupunta naman kami ng Jollibee. Hindi kasi ako nakapagluto kasi nga umalis nga kami. Walang pagkain si Sak pag dumating galing ng trabaho. Kaya naisip ko, bilhan ko na lang siya ng Jollibee. Yun na lang ang magiging dinner niya para hindi na ako magluto pag uwi. Habang naglalakad kami, nagkukulitan nga kaming tatlo. Yun o, may dalawang parang batang naiwanan, Char. Singaraw gaw, ni man, inang yung ramay duwara, singaraw gaw. Si Kyun, si... ang higante at ang ano, unano. Go, girl! Kaya mo yan, girl! Bakit ka dito, ah? Eh, gusto ko na ka nun, eh. Ipahalak sa buhay. Inabot nga kami ng ilang minuto dun sa may bato para lang makapagpa-picture. Alam nyo naman, pag Pinoy, mahilig sa picture. Tingnan nyo naman, mga sis. Gabi na, pero marami pa rin tao. Itong mga kasama ko, pagod na akong maghabol sa kanila. Ang bibilis maglakad. Akala mo naman may hinahabol na ewan. Mabagal lang kasi maglakad, kaya ayan. O, yung isa, ang laki-laki na nga ng mga bias, ang bilis pang maglakad, edi times 4. Times 4 yung ano yung pako. Siyempre, mahaba na yung mga bias niya, tapos mabilis pang maglakad, edi naging times 4, sa'yo times 2 lang. Ay, yung kinain namin, natagtag din. Pupunta kami ng Jollibee. Punta kami ng Jollibee. Andito na pala kami sa Jollibee. At sa nakikita nyo, umorder na ako. Magte-take out lang naman kami kaya mabilis lang to. Umorder pala ako ng spaghetti with chicken para kay Sa. Tapos nag-add din pala ako ng isang spaghetti para sa akin. At ito si Ate Lori na inggit din kaya nagpadagdag din ng spaghetti para sa kanya. Kaya bali tatlong spaghetti yung order ano namin. Ano number mo? 611. Oh, bali. Let's go. Hello, Jollibee. Hi, Jollibee.
Pagkatapos nga naming umorder at magbayad dun sa kiosk, pumunta naman kami dito sa counter para abangan yung order namin. Pero syempre, hindi na naman mawawala ang picturan. Akala nyo order namin. Ito na pala. Order namin. Akala ko nga uuwi na kami kasi kanina pa kami naglalakad. Masakit na talaga yung paa ko. Yun pala, dadaan pa pala kami sa McDo. Ito si Jennifer nag-crave daw ng ice cream. Okay? Saan din siya na ako si? Foto? Foto, foto. Amigas! Foto! Bale. Habang nakaupo nga kami kasi hinihintay namin si Jennifer, nasa loob kasi siya ng McDo, bumibili ng ice cream. Itong grupo ng mga babaeng nagsiselebrate pala sila ng bridal shower. Parang mga lasing nga yung sila. Naka-costume pala na kulay green, yan yung ikakasal. At parang sobrang happy-happy siya. Proud na proud talaga siya na ikakasal na siya. Ako kaya, kailan papakasalan ni Sam? Ayan na yung nag-order ng McDo, nag-crave ng ice cream. Anong in-order mo, bebe? Ice cream. Parang batang ugaw na nag-order ng fries at saka sundae. O sundae? Atin. Parang yung ganito ba? Paingi. Ay! Tayo dalawa to. Wala mo ka ako din. Sunday at price pala yung binili ni Jennifer. Ito po lang French fries, sinasawsaw namin ni Jennifer to sa ice cream. Naalala niya siguro nung umuorder siya, kaya bumili na lang din siya ng French fries. Mahilig kasi talaga siya sa mga matatamis, like ice cream o kaya yung mga dessert. Pagkatapos nga namin kumain, uuwi na din kami kasi gabi na rin. Kanina nung papunta pa lang kami, may kumakanta sa train. Ngayon na naman, meron na namang kumakanta. Pakinggan nyo mga sisi ko, ang ganda ng boses niya, tapos pogi pa siya. Siya, tama na. Baka ako'y makapiright na. At saka malapit na din kaming bumaba. Bye, vlog! Bye! Ingat sila sa'yo! Umuwi na din pala si Jennifer sa kanila and then kami umuwi na din dito sa apartment namin. Ito na nga, nandito na ako sa kwarto namin ni Sam. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung ilan yung suot ko. Number one, yung coat na suot-suot ko. Pangalawa, yung long sleeve na suot ko na may pa-design. Kung di ka talaga magpapatong-patong dito, naku, maninigas ka sa lamig. Pangatlo, another long sleeve naman na may mahaba sa liit. I mean, long sleeve na turtleneck naman. At pang-apat, yung pang-loob na t-shirt naman. Hanggang dito na lang muna ulit yung vlog ko. Bye-bye! Salamat sa panonood. I love you all.